Yun! Magandang na magandang gabi po mga ka-tune in. Kumusta po kayo? Long time no see ah. Dito sa Facebook Live ano? Miss na miss ko na po kayo. Ako po si Anthony Taberna, katunying po kung tawagin ng mga pamilyar sa akin at bossing din ang tawag sa akin ng mga empleyado ng Katunyings. Sabay din po tayong napapanood ngayon sa ating YouTube channel na Tune In kay Tunying. Binabati po pala natin ang ating mga kapatid, kapuso, kapamilya, kapamuso, ayan, mga bashers, mga trolls. Sana po eh, may bigas pa tayong naisasaing sana meron din tayong ulam mula man yan sa ayuda ng gobyerno o kaya ay sa community pantry. Special po ang pagbabalik FB at YouTube live natin, kaya special din po ang ating panauhin. Ang anak ng idol kong si Bossing Vic, walang iba kundi si Pasig City Mayor Vico Soto. Mayor, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagpapaunlak sa napakaikli kong notice sa imbitasyon sa inyo. Ay, Katunying, magandang gabi po. At sa mga nanonood po, magandang gabi po sa inyo. Opo. Normally po, ang Sunday family day. Nung po ba naging mayor kayo, nai-enjoy nyo pa yung family day? Lalo po at nakikita ko sa likod, parang nasa opisina kayo. Nasa City Hall po ba kayo? Nandito po ako ngayon sa office. Pumasok ako kaninang hapon kasi may mga kailangan pirmahan para hindi ma-delay. Monday bukas eh. Yung mga sweldo ng mga empleyado, mahirap pag ma-delay yun. Kung bukas ko papipirmahan, di susunod na araw pa may ipoprocess. So, pero actually, totoo pala na 24/7 ang trabaho. Oo, Katunying yung tanong niyo, family day. Sa totoo, ang pamilya lang na nakikita ko ngayon recently, nanay ko lang. Kasi mga kapatid ko, si Papa, sa ibang bahay sila nakatira, di naman ako makabisita parate, hindi rin sila makabisita sa akin. Si Papa nga, nakita ko lang nung Pasko eh. Other than that, hindi pa kami, kahit birthday niya, baka hindi kami magkita. Malapit na birthday niya. Oo nga pala, no? Di ibig sabihin, kung December pa, 4 months na kayo hindi nagkikita ni Bossing Vic pala, no? 4 months. At since last ECQ, March 2020, hindi ako nagkakamali, isang beses pa lang kami nagkikita. Ito, kaya one hindi year. Kayo nagkikita dahil iniingatan nyo rin isa't isa sa sakit. Oo, siyempre ako exposed. Like, most of the time, nandito lang ako sa office o sa bahay kasi nag-iingat din tayo. Pero minsan may pagkakataon talagang kailangan ko bumaba sa field. Kailangan ko bumaba sa barangay. Hindi naman ganun kadalas. Pero siyempre, si Papa, senior na rin. Anak. So, ayoko rin makompromiso yung kalusugan nila. So, ingat lang. At higit pa rin. At syempre, kailangan ko maging magandang halimbawa din. Hindi porket mayor, pwedeng exempted dun sa mga rules natin. Susunod din ako. So, pati yung mga pamangkin ko, miss na miss ko. Sakripisyo talaga. Sakripisyo talaga. Miss na miss ko na. Birthday nga ngayon ng ano, pwede ko bang batiin si Lorenzo. Happy birthday, pamangkin ko. Panganay na pamangkin. Hindi kami text lang. So bukod doon sa mga tao talaga na mga mahal mo sa buhay na nami-miss mo, ano yung mga nami-miss mo na dati mong nagagawa na ngayon eh hindi mo na magawa ngayong ikaw ay local chief executive, Mayor Vico? Ang madaling sagutin yan, yung basketball lang talagang nami-miss ko. Nung naging mayor ako, nabawasan na. Nung konsehal ako, at least once or twice a week, nagbabasketball ako. Nung naging mayor ako, mga every other week na lang. Nung nagka-COVID, wala na. Patay tayo dyan. Hindi nakakamiss. Ikaw, tinitingnan ko itong listahan dito, 6-footer ka pala. Ano ba ang laro mo sa basketball? Saktong 6. Depende kung sino ka laro, pero kaya naman, hanggang gwardiya kaya naman. Pagka ang makakalaro mo ako, sigurado, sentro ka. Ganun na nga. Hindi ka ba kumbaga, sumubok na maging
professional basketball player, yung baga mag-varsity ka tapos diretsong hindi naman ako kagalingan, mahilig lang talaga. Hindi naman ako nag-training na anything. Lalo na nag-college ako, Ateneo. Yun yung panahon na nag-five feet. Talagang napakagaling ng mga player doon. Mga best of the best recruit sa buong Pilipinas yun. Wala akong pag-asa doon. Sa bagay. Ngayon, napanggit mo kanina na nag-iingat ka, maging mabuting halimbawa ka sa mga tao. Ang tanong ko lang, ikaw ba nabakunahan na at labas ka na labas? Hindi pa po, Katuning. Pero for schedule, kasi pumayag na yung DOH na ang mga mayor sa NCR at least. Nabakunahan na. Yung mga iba, nabakunahan na rin. Ano lang, hindi pa rin naman kasi ganun karami yung supply ng bakuna, no? So tingin ko, mas maganda unahin yung mga high risk talaga. Ako naman, well, sa Metro Manila, ako pinaka batang mayor, hindi naman talaga ako high risk . So para sa akin, ako, nanay ko na lang, parang ganun. Pero siguro pwede na rin naman, soon, magpapaano na rin ako. Meron ka bang preference ng brand? Hirap sagutin, ano? Pero ang sa akin naman, kung anong available, okay na. Kesa wala, mas mabuti na yung meron. Kahit sabihin mong, mas mababa ang efficacy ng brand A sa brand B. Pero pagdating naman sa severe, sigurado hindi ka na magkaka-severe symptoms. Hindi ka mamamatay. Mas okay na po yun kesa sa mag-antay ka na mag-antay. Hindi mo sure kung kailan darating yung mas magandang brand. Alam mo, Mayor, kahit na nakaharap ka man o hindi, at lagi ko ito sinabi sa programa namin ni Jerry sa 2x2, ano? Na naniniwala po ako na yung mga mayor na nagsisilbing magulang sa bawat syudad o bayan na laging labas ng labas, dapat kasama sa priority sa bakuna. Hirap namang yung mayor nagpapatakbo ng bayan, nasa loob nakakulong lang sa opisina o kaya sa bahay niya. Tama po yan. Pag nagkasakit yung mayor na yan, paano pa makapagtatrabaho yan? Tama po, Katuning. Nung nakaraan nga, naging close contact ako, talagang nag-quarantine ako ng 14 days. Kahit na ayaw ko. Work from home, parang ganun. Zoom lang, ganito. Video call, cellphone, ganun lang po muna. 14 days. Tinaga ako yun. Nakikiramay pala po ang nangyari kay Kuya Binera. Ay, maraming salamat po. Thank you. Siya yung una kong naging staff. Napakalungkot. Pero hindi lang siya ang nawala na kaibigan o kamag-anak ko. Lahat naman tayo, di ba? May kamag-anak o kaibigan na naging biktima ng COVID. Kaya hindi lang naman ako yung malungkot. Lahat tayo, napakahirap mawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Lalo na kung akala mo malakas na. Pinabasa ko nga yung... 2 days lang sintomas niya. 2 days lang, biglang... Grabe, no? So, kumbaga, mabagsik yung tumama sa kanya. Nabasa ko nga yung post mo yung sabi mo, nung siya lang yung isa sa mga unang staff mo, kasama mo mula umaga hanggang gabi sa pagpasok sa mga iskinita, no? Ang hirap nun, parang tatay mo na pala yun si Kuya Benner. Parang ganun. Nung dati kasi, nung hindi pa ako mayor, siya lang staff ko. Kahit nung hindi pa ako konsyel, staff ko na yan hindi kasi ako mahilig yung maraming kasama, ganyan. So pumapasok kami ng looban, kaming dalawa lang. O minsan, nasa labas lang siya, na kung walang maparkingan yung sasakyan, ako lang mag-isa papasok. Kaming dalawa talaga magkasama. Wala pa naman masyadong security risk sa akin nun, ngayon na lang naman Pero talagang matalik na kaibigan, hindi lang staff. Pero ito, kahapon, nawala na naman kami ng isang department head. Napakasakit. Grabe, no? Sobrang, alam ko yung sinasabi mo, masakit talagang mawalan. Sabi nga namin, kami medyo may edad na kaysa sa'yo. Pag nag-uusap-usap kami medyo may edad na, ang hirap mamatay sa panahon na to. Hindi ka man lang mabigyan ng ayos na burol o libing, Tama po, tama kayo. Hindi makabisita, magpay ng last respect sa ika nga, yung mga kaibigan, ibang kamag-anak, wala na talaga.
Sobra. Teka muna, diyan ba sa Pasig, eh, ilan na po ang nabakunahan? Nasa ano na, kahapon na breach namin yung 30,000 mark. Mm-hmm. So, yung pinakamarami pa rin yung medical professionals, pero yung sa senior citizens, may git 10,000 na rin. Ano? Hindi ko hawak yung eksaktong bilang ngayon, pero nasa 14% ng senior citizens namin ay nabakunahan na. Hindi siya yung pinakamataas sa NCR, hindi rin siya yung pinakamababa. Pero hindi rin naman, kumbaga, wala naman bisa na magmadali tayo, tapos wala pa naman supply na bagong darating. So ang target namin within the next 2 weeks, maubos namin yung supply ng bakuna na hawak namin. So hindi na kami muna magbubukas ng vaccination site na bago. May 6 sites lang kami na gumagana ngayon. Everyday po yun, everyday. Tapos ayun, hanggang sa maubos, sana dumating na yung order namin at yung order ng national. Pero gaya ng alam natin lahat, di naman natin control yun eh. Kahit national, ano pa ang LGU, di naman natin makokontrol. May problema sa India, ganyan, kung sa pag-export, di natin talaga makokontrol. Sa ngayon po ba kayo na gawing parang bahay-bahay na lang yung pagpababakuna, imbis na iniipon sa isang lugar? Sa ngayon po, baka maging mahirap. Ano? Mas maganda po sana kung talagang sabihin feasible. Pero halimbawa, may mga ibang brand na baka dumating, yung Sputnik o yung Pfizer, kung sakaling may dumating, na may mga cooling o refrigeration or freezing requirements. Ang medyo mahirap i-house to house. So, ang hirap nung paiba-iba yung sistema mo. Sa ngayon, ang pinaka-efficient na pamamaraan, yung vaccination site talaga. Pero katunin, maisingit ko lang, kanina pinag-uusapan namin nung staff ko, isang staff namin sa vaccination task force dito sa Pasig, yung mga bedridden, kung paano namin may house to house. Kasi may mga requirements po ang DOH. Eh. Hindi lang naman yan basta-basta na, wait, yung bakuna, tara, punta tayo dito. Hindi ganun kasimple yun. Ano? Vaccination site natin, may mini emergency room pa kami dyan. So, kailan talagang pinaghahandaan. Pero yung mga bedridden, sila rin yung high risk. Pag sinabi naman ng doktor na pwede itong senior citizen na to na bakunahan, kaso bedridden siya, pinagpaplanuhan na namin para namin siya bababaan house to house. Ilan lang naman yun. Oo. Nabanggit mo kanina yung India. Grabe yung balita sa India, no? Grabe po. Nakakapanlumo eh, no? Diyan ba sa Pasig? Balitaan natin, pababa yung kaso nila sa India, tapos biglang ngayon, ang taas na naman. Oo. Diyan ba sa inyo, tumataas pa o ano, napigil na yung pagtaas? Ngayon, nireview ko nga kanina yung mga bilang natin. Medyo ano pa rin, ano, ayoko po magsabi na bumababa na kasi baka mamaya mag-relax yung mga tao. Pero ano naman, kumbaga, lagpas na dun sa pinaka-peak niya, pero mataas pa rin. Kaya kailangan talagang double ingat. Medyo ano tong 2,000 plus pa rin ang active cases namin. Pero yung new cases, halimbawa sa yung mga nakaraang araw na yan, mga gano'ng average ano pa rin, day? May iba-iba eh. May araw na konti lang, pero may araw na talagang umaabot ng triple digit, ano, 3-digit. Kaya kailangan talaga, ano, at napansin po namin, Katunying, itong mga variant na case, COVID variants natin, malupit talaga. Mas mabilis makahawa at mas maraming nahahawahan. Kasi dati po, kunyari may positive, ko-contact trace namin, meron pang ang kaso, katabi niya sa kama, hindi nahawa yung katabi niya. Ngayon, pagka sampu kayo sa bahay, may isang positive, napakataas ng chance na sampu kayo positive din. Nag-evolve na or mutate na po talaga yung virus. Sobrang hirap. Kaya talaga yung mga standard o minimum health standard, mga protocol, dapat talaga hindi binabaliwala ng tao. Alam mo yung binanggit mo kanina, baka mag-relax. Yung mga tao kasi minsan pagka nabalitaan na, ay, konti na pala yung kaso eh. Okay na. Pwede na palang lumabas. So, mainam talaga, tinatakot pa minsan-minsan eh. Pasensya na, pero yung terminong kailangan ma-internalize ba ng tao kung gaano kalaki yung problema. Tama po.
At nakikita natin kasi katunying minsan meron tayong mga kababayan na pag sila nagkaroon tapos walang sintomas o mild lang yung symptoms, pakiramdam nila ay okay naman pala, wala naman pala eh. Ang problema, may 2% na magiging critical eh. Hindi naman yung mga malalakas yung research, yun ang problema. Nagre-relax sila, kampante sila, eh, lalong kumakalat yung virus, paano yung nanay nila o lolo nila. Yun ang problema natin. Kumusta po pala yung ayuda ng national government? Magkano po ba yung napadala dyan ng national government sa Pasig? Na-distribute na po ba lahat? Sa amin po, mga migit kumulang 680 million, less than 700 million. So ibig sabihin, kung 1,000 pesos per individual maximum, nasa mga 680 plus 1,000 people ang mabibigyan. Ang problema namin, although syempre mapasalamat tayo, no? Kasi mas mabuti na yung merong kang piso kaysa zero, diba? So mapasalamat tayo sa national, kahit papano nagawa nila ng paraan na madagdagan yung ayuda nung nagkaroon ng huling ECQ. Pero inaamin din naman nila na hindi yun sasapat. At yun din sinasabi namin sa mga Pasigueño, kulang po talaga. Wala na rin kaming pondo na pandagdag eh. Nung last time, nung nagkaroon ng DSWD SAP, ang ginawa po namin, dahil 100,000 families lang yung mabibigyan sa DSWD SAP, ang ginawa namin, nagpasig supplemental SAP kami na qualified lahat. Hindi kami namili. Kung sinong nagsasabi na nangailangan ako, nabigyan. Pero sa ngayon, yung 680 million na galing sa national, inaamin po namin, wala na kaming pandagdag doon. Kasi yung last year na supplemental SAP, 1.2 billion ang inilaan ng Pasig at ginastos ng Pasig para doon. Ngayon po, wala na kaming 1.2 billion na pwedeng gamitin lang ng basta-basta sa ganun. So hindi na talaga kaya. 680,000 families, syempre maraming hindi mabibigyan. Ay, 680,000 individuals, sorry, baka mamaya sabihin families. 680,000 individuals, talagang kulang. Kasi ang totoong populasyon ng Pasig ngayon, more than 1 million people. Ang ganun ba? Totoo po. Ang laki na pa nga ng populasyon ng Pasig. Kasi nung huling census po, 700 plus 1,000. Yan, baka nga under, ano pa yan eh, underestimate pa yan eh. Pero based sa yung population growth rate na official, dapat mga 800 to 900,000. Pero pag nag-ano po kami, halimbawa po nung nagpamaskong handog kami o yung supplemental SAP ng Pasig, nakikita po sa bilang o sa pagbaba namin na house to house, more than 1 million. In fact, yung naka-register po yung, di ba meron po kami yung Pasig Pass, yung QR code ng Pasig. Ito po yung Pasig Pass namin. Ang naka-register po na Pasig resident sa Pasig Pass, 1.2 million. Hindi pa kasama yung mga bata at sanggol dyan. Wow, ang dami. Ano? Grabe so, pala ang populasyon ng Pasig. Ano? Ano po? Kasama na po dyan yung, ano, halimbawa, taga Cavite talaga, taga Laguna talaga, pero dito nagtatrabaho, naungupahan dito, kasama na po yun. Siyempre, May ikon ako doon, doon sa 680 million na yun, ilang porsyento yung na-i-distribute nyo na at ilan na lang yung natitira? Mga kalahati po siguro. Yung sa 600 plus million, yung for DSWD SAP na listing, kasi sabi ng national, kailangan lahat ng DSWD SAP na sa list nun dati, bibigyan nyo pa rin ngayon. Oo, so wala kaming choice doon. Iyon yung kinaklaro din namin sa ano eh. Kung ano yung guidelines sa national, ipapatupad natin dito. Sumasang-ayon naman tayo doon sa guidelines. So, meron pong mga iba sa kanila na meron kaming phone number. Ang gusto po sana namin, paymaya na para wala nang ano, wala nang contact. Mas mabilis. Mag-contact nila sa number nila. Bahala na sila kung in-cash nila. Doon na nila gagasa. Bahala na sila. Pero lumalabas out of sabihin natin 100,000 families, mga 10,000 lang yung nakapag-validate ng PayMaya profile nila. So, nahihirapan kami ipadala sa kanila ngayon. So, pwede pa naman. Kung makapag-verify pa sila ngayon, pwede pa. Yun nga lang, marami talagang hindi makapag-verify. So, ginagawan pa namin ang paraan. Yung remaining na pagka hindi... Pagka ganun, yung 10,000 families lang kanyo yung nakapag-verify, paano yung iba? Gagawan po namin ng paraan, baka pwede nila kunin sa Bayad Center, pinaplansya na lang namin yung details. Pero
maliit na ano lang naman yun, konti lang po yun, less than, siguro less than 20%, more or less, ano. Pero yung remaining 80%, yan po yung hina-house to house namin. Para hindi na mag-gano, baka dagsain yung payout site. Alam niyo naman, pag kunwari may listahan ka ng 1,000 tao, syempre yung iba magbabaka sakali din, baka dagsain, dudumugin yung sites natin. So ginawa namin, house to house. Sa house to house po, siguro kalahati po, tapos na. Nag-extend naman ng deadline ng DILG sa amin. So ano naman, good pace. Hindi ganun kabilis, pero kesa naman na mawalan ng health protocol, okay na po yung dahan-dahan. Basta maibibigay naman sa tao eh. Sa ibang lugar po, may mga reklamo kaming natatanggap na yung mga nakakatatlo, dalawa na yung iba, pero sila hindi pa nakakaisa. Ganun, ano? Yung pang saklo nakaraan. Sa inyo ba may ganun ding experience? At ano ba paraan para masulong? Mangyayari po talaga kasi kung titingnan po natin yung Joint Memorandum Circular na binaba po sa aming mga LGU, ang sabi po doon, lahat ng nabigyan ng DSWD SAP, yung nasa SAP listing, bibigyan din ngayong ayuda. So ibig sabihin, yung iba doon, nakadalawang tranche na ng DSWD SAP eh. So kung makakuha po sila ngayon, ang feeling ng iba, o tatlong beses na nakakuha yung kapitbahay ko, ako una ko pa lang to. So meron po talagang ganun, ano? Tama. Pero ang importante, hindi na nanakaw yung pera, hindi na ukurakot yung pera, importante na pupunta sa tao. Hindi man perpekto yung sistema, hindi man perpekto yung listahan, konting pangunawa na lang. Kasi hindi talaga, wala naman listahan na perfect eh. Talagang minsan may mas nangangailangan, may kita mo, hindi nabigyan, hindi siya kasama pala sa list ng pocket ng poverty. Nangyayari po talaga yan at alam ko naman po yan at aminado ko, pero sa kabilang banda, paano naman yun kung paano ako ba dapat mamili kung sino bibigyan? Parang mas masama naman yata yun kung ako yung mamili. E di, kung sino yung kakilala ko, sino yung malakas sa akin, e di baka yun yung mauna. Ayoko nang ganun. So kailangan fair, objective tayo. Hindi man perpekto, mas mabuti na po ito kaysa mayor o kapitan yung mamimili. Oo. Kahit pa paano, mayroong sistema na pwede na lang ipinuhin, ano, ayusin sa mga susunod na panahon. Puntahan nga naman natin yung iba ngayon, yung pinagkakaguluhan ngayon na community pantry, nabalitaan namin, sinabi nyo, sa Pasig, hindi kailangan ng permit ang gustong mag-community pantry. Ito na po ba as of today ang naitayo dyan sa Pasig? Sa bilang ko, unofficial lang kasi hindi nga po kailangan kumuha ng permit. Mga 35 na yung nabibilang ko eh. Pero baka meron pang hindi ko pa nakita. Ano, ano naman, maayos naman in general. Huwag lang mawalan ng health protocols at huwag lang i-gather yung mga tao. Siguro sa ibang lugar medyo nagkamali. Hindi naman siguro masama yung intention pero aminin natin kung may mali. At importante yung mga picture naman. Nag-ikot ako kanina, kahapon pala, nakita ko yung mga nakatayong community pantry. Hindi naman ganun karami yung ano, hindi naman nagkukumpul-kumpulan yung tao. So okay lang. Medyo marami na yung tao, tinitimbre naman yan sa pulis para bantayan ng pulis. Yung isang community pantry nyo dyan, sumikat dahil doon sa isang grupo na dinekwat yung laman nung pantry. Ano na ba ang update doon, Mayor? Alam nyo naman, may mga ganyan talaga. Sabihin mo, isa lang sa 1,000 ang ganyan. Pero ayoko na magkomento ano kasi hindi ko rin naman alam yung kwento nila. Hindi ko rin alam, baka pinamigay din nila. Hindi naman natin masabi. So basta inihikayat natin ang lahat ano, kung nangailangan ka kunin mo lang kung ano yung para sa araw na yun, para sa ilang araw lang, huwag naman yung sobra-sobra. Ano nga pala ang damdamin niyo dun sa nangyari sa birthday community pantry ni Angel Locsin? Hindi ko naman sakop na yan, so hindi na siguro para magkomento ako dyan, ano. Pero yun nga ang sinasabi, kung nawalan ng health protocols, gawin natin ang paraan para sa susunod, hindi mangyari yun. Siguro, yung binanggit nyo, hindi na kailangan ng permit, pero ako, I for one, Mayor, ako para sa akin, gusto kong magkaroon ng coordination eh. Mahirap kasi ako, nasubukan na namin kami ni Jerry. Tama naman. Kami ni Jerry, nasubukan namin dati nung nagkaroon ng Taal.
naalala mo, last year lang yun. Uh-huh. Eh, nakipag-coordinate pa kami, pero sobrang hirap na. Mahirap po talaga? Kung walang coordination. Tama po kayo, Kaduning. Mas maganda may, mm-hmm. lalo na kung may isang baksak ng goods, kailangan talaga i-coordinate mm-hmm. yun. Kasi ang idea naman ng community parent at least dun sa mga ibang nakita ko, parang pwede ka lang mag-iwan dun ng pagkain pagka nadaan ka. Pwede ka rin kumuha pag nadaan ka rin at nangailangan ka. So hindi siya yung talagang maraming tao na nandyan. Baga, come and go yung mga tao. Pero kung may event na talagang, alam mo naman, gantong oras dadagsa ang tao. Alam mo, gantong oras ay maraming darating na goods. May magdi-deliver ng pang 1,000 tao. Kailangan talaga i-coordinate yun sa kapulisan natin. Mm-hmm. O sige, ano message sa mga gustong mag-community pantry at dun sa mga gusto namang maging beneficiary ng community pantry? Sa Pasig man to o saan man? Ha? Opo, sa mga gustong magtayo ng community pantry at least dito sa Pasig, ano, go, gawin ninyo. Kasi kailangan ng gobyerno din ng tulong. Yung nabanggit nga natin kanina, 600 plus million pesos, wala pa sa kalahati ng mga Pasigenyo ang mabibigyan ng ayuda nung itong last ECQ. Ang dami nangangailangan. So kung meron kang sobra, 5 piso man yan o 5,000 piso, gamitin mo para tumulong sa mga nangangailangan. Maganda po yan. Kung nakita nyo lang na medyo, teka, di na makontrol yung tao, tawag na kayo ng pulis kagad. O kaya tawag kayo sa hotline. Ganun lang naman. Huwag na natin gawing komplikado. At para naman dun sa mga nangangailangan, kuha lang tayo kung ano yung kailangan natin para hindi tayo magutom. Mayor, advance happy birthday pala. Ano? Magte-32 ka na pala sa June. Sa June pa naman. Mauna yung birthday ni Papa. 28. Kayo, 31 years old pala ngayon. Pero napasabak na kayo sa pagiging mayor. Sa panahon na hindi pa masyadong madali ang sitwasyon dahil dito sa pandemic, saan po kayo pinaka nahirapan, mayor? Alam ko mahirap yung Kabuuan, pero saan kayo pinaka hirap na hirap po? Oh, huling taon ko na, huling ilang buwan ko na lang sa loob ng kalendaryo, ano. 30 na. Pero itong COVID, ito kasing COVID, ang pagkakaiba nito sa ibang problema. Wala kang mapagtatanungan na tao na pinagdaanan na ito eh. Kasi halimbawa, opo, may sunog, may baha. Kahit papaano may matatawagan ako, anong ginawa niyo nung nakaraan, nung may sunog? Anong pwedeng gawin kapag may baha o pag may problema sa gantong department o may opisina, may gantong issue? Lahat ng ibang issue, may mapagtatanungan ka eh. Pero itong pandemic, ang huling pandemic, 100 plus years ago, wala pa tayong lahat nun. At iba pa yung teknolohiya nun. Wala pang air travel, walang ano. So, ibang-iba. At kaya napakahirap dahil pati yung mga eksperto hanggang ngayon nagtatalo-talo pa rin. Tungkol sa testing, nagtatalo-talo sila. So, ako hindi naman ako doktor, hindi naman ako scientist. Siyempre, ako maikinig lang ako sa mga eksperto. Eh, pag sila, hindi rin sila unanimous. Minsan, magde-desisyon ka na lang talaga. Maaring 3 months from now, malaman, ay mali pala yun. Halimbawa, yung rapid testing. Hindi yung antigen, ay yung lumang rapid testing. Mixed reviews. Eh, sabi natin, kung wala pang available na PCR, mas mabuti nang may ganito. A few months later, nalaman natin, hindi pala okay yun. Hindi pala recommended ng mga doktor. Eh, tinigil natin. So, we're learning as we go along the way. At baka yung ginagawa natin ngayon, next year, malaman natin, mali pala yun. Pero paano natin malalaman ngayon? Yun yung pinakamahirap. Totoo. I know. Kung sabi nga na iba, kung pwede lang mamili ng panahon para maging government official, di mamimili ka na, no? Oh. So, crying hirap. Meron, congrats nga pala ulit doon sa recognition ng US government sa'yo bilang anti-corruption champion. Ha? Ay, thank you. Mm-hmm. Okay, yan naman, although, syempre na-appreciate ko yan, ano, syempre, nagsisikap ka araw-araw, napupuyat ka, napapagod ka, so, na-appreciate ko yan. Pero, beyond dun sa nabigyan ako ng parangal, sana mas maraming ma-inspire din ng mga kabataang leader, ano, labanan ng korupsyon. Kailangan pag-usapan natin eh. Kung hindi natin pag-usapan ng mga issue na ganito, tatanggapin lang natin bilang 1,000 lipunan, ano mangyayari? Hanggang sa susunod na henerasyon, ganun pa rin.
pag sinabi na, normal yan eh, ganyan talaga. Okay lang yan, normal yan. Dati pang ganyan eh. Hindi magbabago eh. Gusto natin baguhin, kailangan pag-usapan natin. At kaya ako na mas na-appreciate yung award, sana mas mapag-usapan ng konti. Naririnig mo ba yung ibang katwiran ng malamang lumalabas ka naman sa kumbaga sabi nga ng namin sa Nueva Ecija ikaw eh nadudumihan yung paa mo ng putik eh dahil lumulusong ka sa mga squatters area. Meron ka na bang narinig na ganito na di bali nang yung mayor namin na nagnanakaw basta may ipinapagawa. Nakakagulat, may ganun akong narinig eh. May ganun po talaga. Kasi yung corruption nasa kultura natin na eh okay lang yan, siyempre pag mayor o pag gobernador o pag ganyan, pag may posisyon, siyempre makakakuha talaga yan. Basta okay lang, basta may nakukuha tayo. May ganun tayong mindset bilang mga Pilipino eh. Pero alam natin, mali yun. Kung gusto natin na bulad pa ng onti yung bansa natin, lalo na pagdating sa susunod na henerasyon, lang talagang labanan natin yun, mahirap man o hindi. At mas mahirap kaysa sa hindi. Talaga. Tanong ko lang, Mayor Vico, usapang transparency ito ha. Sige, meron na po bang nagtangkang manuhulo sa inyo sa halos 2 taon nyo bilang mayor? Marami, marami na. Ang mahirap po dyan, Katuning, syempre wala ka naman ebidensya eh, di ba? Pag may nagsabi lang, baka pwede naman natin pag-usapan. Eh, alam mo na naman ibig sabihin nun. Pero syempre, hindi mo naman pwede. Yan ang nature ng corruption, napakihirap niyang hulihin eh. Pag may manunuhol, ganyan, ang hirap hulihin, ang hirap mag, ano, ng ebidensya. Pero marami na tayong nahuli din, pati yung mga department level natin dito. Although alam ko meron pa rin dito sa City Hall, ano, hindi po talaga mawawala yan in 3 years or even 5 years. Kasi ano na yan eh, nakaugat na sa sistema eh, sanay na yung mga tao. Pero basta ako sa sarili ko, alam ko sa akin wala. At kung may nakikita ako, inaayos natin yun kaagad. Ako, for one, natutuwa sa inyo at yung mga nanonood sa atin ngayon, marami nag-a-idolize sa inyo ng mga bata. Pero kung may natutuwa sa inyo sa Pasig, I'm sure, meron ding nagagalit sa inyo. Ano po yung kinagagalit nila sa inyo kung meron man kayong alam? Normal naman po yung kritisismo. At ako, hanggat kaya, tinitingnan ko din ano, yung kritisismo. Basta may basihan naman. Wag naman yung... Minsan kasi may mga iba talagang nagagalit lang dahil nawalan sila ng pagkakita o ng racket. Talagang magagalit yun sa akin. Tanggap na tanggap ko yun. Hindi ko na kailangan pakinggan yung sinasabi nila. Kasi alam ko kung bakit sila nagagalit. Pero kung ordinaryong mamamayan, kunyari sabihin, nung nakaraan may nagreklamo sa akin, ano ba naman yung ano nyo, yung hotline ninyo, tumawag ako, 12 hours na, wala pang rumiresponde. Yun, gagawan ko ng paraan para maayos. So okay lang yung kritisismo, kahit mamura pa ako ng konti, okay lang sa akin yun. Although syempre sana wag naman, gawin natin yung paraan na magalang at may respeto. Ano. Minsan din pag nagalit tayo at nagreklamo na, wala na tayong preno. Eh, no? Pero kahit namura ako, itingnan ko pa rin, balido ba yung concern niya? Meron bang punto yung sinasabi niya? Meron bang basis? O troll lang ba to? Diba? Iba yun eh. Diba? Ito yun naman, may trolls kayo. Lahat naman tayo, may troll ngayon, diba? Lahat, yung mga troll na yan, minsan, kahit ano na lang maisip, nag-iimbento na lang ng kwento, yun, pwede na natin magpansin. Alam niya, marami kayong ginagawa doon sa mga hindi nababalitaan sa Pasig, maraming ginagawa ito si Mayor Vico. Merong, hindi ko na masasabi lahat, ha? Pero natutuwa ako doon sa mobile markets, yung bisikleta for frontliners and medical workers. Meron kayong tapat eh, yung tulong at pampuhunan sa mga taga-Pasig. Naingit tama ako po, dun eh. Microfinance po yun po. Gusto ko sa inyo, Mayor, yung walang epal sa mga projects. Ako eh, masaya ako dun. Oh, pera ng taong bayan yan. So, ayokong naglalagay ng... malaking mukha ko o ano, tarpaulin na project of Vico Soto. Bawal sa akin yun. Sa isang banda, minsan naiintindihan mo rin naman yung gumagawa nun. Kasi kung hindi malaman ng tao na may ginagawa ka o may pinapagawa ka, baka feeling nila wala kang ginagawa. Hindi ka naman nanalo sa susunod. Realidad din yun. No? So, hindi naman ako mapanghusga sa iba. Pero sa akin, ang stand ko, pera yan ng taong bayan, pera ng taxpayer na Pasigueño yan,
kung may nakasulat man na pangalan, dapat Pasig City or Project of the Pasigueño People. Mas simpleng bagay lang na siguro malaki din ang impact, ano, hindi para sa akin, ano, kundi para doon nga sa pagbabago ng kultura natin, kultura sa pag-gobyerno natin. Sana maging virus 'yan na mayor para makahawa ka. Marami na naman ano gumagawa niyan. Actually, katuning okay lang ba ikwento ko ano nung bago po ako maupo. June 2019. So naghahanda na ako, nagpaplano na ano yung magiging first steps pag nakaupo na sa July 2019. May mga kinausap ko kung ilang mayor, siguro okay lang naman sa kanila na ikwento ko. Tinanong ko sa ano yung ano ikaw mayor ano isang halimbawa si Mayor Kit. Si Mayor Kit di rin yan naglalagay ng pangalan niya. Tinanong ko siya. Sa Kainta. Anong reason mo? Kainta po. Mayor Kit niya. Bakit hindi ka naglalagay ng pangalan mo? Eh, yun, ganun din yung sinabi niya. Eh, pera yan ng taong bayan. Malalaman naman ng tao pag nagtatrabaho ka. Basta magtrabaho ka lang. Yun yung payo niya sa akin. So sabi ko, ako bilang bagong mayor, pwede pala. At may gumawa na rin. Hindi ako yung una. May si Mayor Marcy na Marikina, ganun din. No? Marami. Hindi na para magbanggit pa ako ng ibang pangalan. Baka magalit naman yung hindi ko mabanggit. Pero maraming ganyan. At tingin ko po, Katuning, whether may Mayor Vico o wala, in the coming years, magiging ganito na po talaga eh. So, sana lahat ng politiko ngayon, ganun na rin ang gawin. Kasi whether we like it or not, in 10 years, in 20 years, ganun na lahat. Pag naglagay ka ng pangalan mo sa practice at kung may multi-purpose kang pinagawa, maglagay ka ng giant na mukha mo dyan sa pader, magagalit na yung tao eh. Ngayon pa lang, medyo nagagalit na sila. Pero doon na tayo papunta at mabuti yun. Mabuti yun. Teka muna, meron pa ba kayong pondo doon sa Juan? Doon sa pampuhunan? Baka may gusto meron mag-avail pa. Meron pa ho kasi hindi ganun kabilis yung disbursement namin doon. Kasi loan po yan eh. Zero interest loan na magbabayad ka lang starting on the second year. So, ito pong ano, medyo mahigpit talaga sa requirements. So, yun, isang halimbawa yan, tinanong niyo kanina, may magreklamo, meron pong iba nag-a-apply dito sa Tapat, hindi sila na-aprobahan, nagagalit. Pero syempre, hindi ko naman pera yan na pwede ipamigay lang ng ipamigay, loan po yan. Ang goal po natin dito sa Tapat Microfinance Program ay makatulong na ma-stimulate yung lokal na ekonomiya. Kasi baksak po talaga eh. Dito sa Pasig, 5% ng mga negosyo nagsara noong 2020. Ang laking bilang po nun. So kailangan, lalo na yung maliliit na wala nang pampuhunan, tulungan natin. Kasi mga naghahanap ng trabaho, ganun din, tulungan din natin. 5,000 peso loan para sa... Pero may mga requirements yun at hindi lahat na approve. Oo. Ayun, kaya huwag kayo magtatampo. Yung mga hindi na-aprobahan dyan, baka may depresya yung papel ninyo. Mayor, pasensya na kayo. Walang palakasan yan. Yan lang kaya ko i-guarantee. Walang palakasan yan. Basta step 1, 2, 3 yan. Sana makatulong. Konti na lang, Mayor. Matatapos na tayo. Hanggang alas 9 lang naman tayo dito eh. Meeting pa kami ng alas 7 eh. Matatapos na po tayo. Sino po yung iniidol nun yung politiko o government official? Marami. Yung dalawang nabanggit ko na kanina. Si Mayor Kit Nieto, si Mayor Marcy Teodoro. Kasi ang ganda ng ano. Hindi ko na mababanggit lahat, pero isa pa si Mayor Rex ng Valenzuela. Dami kong ginagaya sa kanya. Pati yung contact tracing namin, sila talaga nag-initiate nun, nakigaya lang kami. So, ako naniniwala ako sina mga mayor, dapat nagkukopyahan, naggagayahan ng best practice. Wala naman isang tao na magaling eh. Pero pag sama-sama, nagtutulungan tayo, magaling tayong lahat. At yan yung na-appreciate ko ano, sa, ayan po yung contact tracing natin, kasama Antipolo, sina Mayora Menchi, sina Mayora Inares ng Antipolo, Andaluyong pala, Mayor Menchi. Ang na-appreciate ko po ngayon sa Metro Manila Council, di ko lang mamaya yata may meeting po yata kami. Ang na-appreciate ko sa Metro Manila Council, ngayon sa pamumuno ni Chairman Ben Hur, maganda yung samahan namin. At ako tahimik lang ako doon kasi feeling ko mas experience sila. So, minsan lang ako nagsasalita. Ano. Pero ang dami ko natututunan sa kanila at
we learn from each other. May best practice sa Manila kay Mayor Isko na pwedeng gayahin ng Mandaluyong, may practice sa Mandaluyong, pwedeng gayahin ng Pasig. So nagtutulungan kami at nagiging maganda yung hindi lang yung samahan kundi yung mga best practice, sharing ng best practice. Nakakatulong yun sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga taga NCR. Mayor, malayo pa election ha, pero malapit na rin. Malayo pero malapit. Are you running for re-election po ba, Mayor? Well, mukhang doon naman papunta, doon di ko pa... Ang hirap pag-isipan ng... Hirap isipin ng politika sa ngayon. Oo, minsan naiisip ko ng konti, pero sige na, bahala na. Anyway, nung nag-decide ako nung first term ko, 2 days before filing deadline eh. Doon lang ako nag-decide talaga na 100% nun. Gulat na gulat nga magulang ko nung tinawagan ko sila. O si Papa, tinawagan ko, hindi nga kami nagkita nun eh. Para sabihin na nag-decision na. So, doon naman papunta, re-election. Yun naman yung default niyan pag first term ka, di ba? Pero, tsaka na natin siguro pag-usapan. Totoo yun. Nabanggit ko lang kasi malamang matagal to bago maulit itong unghuntahan natin na to eh. Okay. Kanina binanggit ko doon sa mga nanonood sa atin, 31 years old pa lang po si Mayor Vico, pero magugulat kayo, nalimutan na yata ng tao na ang requirement para maging senador, 35 years old. Ang requirement para maging presidente, 40 years old. Eh ano po nararamdaman nyo pag kayong mga tao, Mayor, tumakbo ka ng senador, tumakbo ka ng presidente, ano po nararamdaman nyo pagka naririnig o nababasa nyo? Napapakamot na lang ako ng ulo kasi una, ayoko naman, pangalawa, bawal. Ayun siguro yung mas importante, hindi naman talaga pwede. So, syempre, pag magandang sinasabi tungkol sa'yo, ay papano matutuwa ka rin naman. Pero ayoko siyang maging distraction sa akin. So, hanggat maaari, hindi ko masyadong ini-entertain o pinapansin yung mga ganyan. Pero dun sa mga magagandang review, I'm sure ang mga tao kasi naghahanap ng leader ngayon eh. No? Naghahanap ng yung someone who will stand out, ano? Na who will take the cudgels for them. Eh nakikita kayo, kabata-bata nyo, kayo ang gumagawa. Ito ha, sabi ko nga, tapat ang tanong ito. Somehow, meron bang pagkakataon sa buhay nyo na pinangarap nyo rin na maging presidente ng Pilipinas para maging maayos naman itong buhay natin, pare-pareho? Pag may ganyang ideya, katuning whether may nagsabi o nagbasa ako, ano, hindi ko ini-entertain yung ganyang thought. Pinapatay ko kaagad. Ano kaya ako? Pinapatay ko yan kaagad kasi kailangan ko mag-focus eh. Ang hirap naman na ang layo ng tingin mo, tapos yung nandito sa harapan mo, hindi mo maayos. Dito pa lang sa Pasig, alam mo yung katuning, 10,000 empleyado namin, mahigit 1,000,000 ang populasyon, 12 billion ng budget. Dito pa lang ang dami ko ng problema, so kailangan dito talaga ako mag-focus. At hindi mawawala yung focus ko sa ginagawa ko dito sa lokal na pamahalaan. Kaya alam po, Mayor, katulad ngayon, ang naglabas ng konting tulong galing sa national government, hindi maiiwasan ang national, konektado rin ng bituka nating mga taga nasa baba, eh, ika nga, no? Marami po ngayon mga frontrunners, eh. Nandyan yung naririnig natin, Sara Duterte, Bongo, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Bongo Marcos, VP Lenny Robredo. Sino sa tingin nyo pinakamabuti sa bansa natin? Oh, hindi ko yata kayang sagutin yan sa ngayon, Katuning. Antayin natin kung sino mag-declare, tsaka tayo, ano, tsaka natin pag-usapan. Sabagay, action demokratiko kayo eh, no? Oho, kami, matagal na kaming walang kandidato para sa, ano, si Raul Rojo pa yata ang huling kandidato na. Tagal na, oh, 1998 ba? Parang ganun ho, 98. Hindi, 2004 yata. Di ba din? Tagal na eh. Ikaw nagka-politika, batang maliit ka. Si Senator Rojo, tumakbo siya. Tama na tatandaan ko, both 98 and 2004 eh. Kung tama, baka mali. Pero, yun yung natatandaan ko. Happy na ba kayo sa nagkagawa niyo bilang alkalde ng Pasig? Iba yung happy dun sa ano ka na, ano, kampante, ano. So, masaya naman ako sa naging resulta, lalo na
pakiramdam ko, yun nga lang medyo malungkot din kasi pakiramdam ko parang nawalan ako ng kalahating term dahil baga firefighting ka dito sa COVID eh. Araw-araw may bagong issue, ang daming antalang programa kasi bawal lang mass gathering. Nung last year, di ba, nag-stop ang construction, tapos ang dami mong gastos sa COVID. Para kami nagpatayo ng bagong ospital, sa totoo lang, kasi may referral center kami. May molecular laboratory na bago, nagpatayo kami ng testing molecular laboratory. So, ang daming nangyari. Masaya naman ako sa naging, hindi perfect, definitely may magkukulang. Pero kahit papano, naging maayos yung COVID response. Tapos yung mga long term na gusto natin gawin para sa Pasig, umusad naman kahit papano. Pero syempre, maraming nawalang oras dahil sa pandemya. But all in all, masaya naman po ako. Can be improved, we will improve, pero kahit papano, at least may nagawa naman. Mer, promise, maikli na lang to. May mga tanong lang yung mga nanonood sa atin. Pipigilin na ako ng tatlo. Opo. Lubi, eto, kailan po kayo kaya magbibigay ng First Lady sa Pasig ni Mayor? Tingin ko matatagalan pa. Aha. Okay, sabi ko nga, focus muna. Go ahead po, Mayor. So matatagalan pa. Basta focus lang muna sa ano. Focus lang muna sa trabaho. Ang muna masasabi ko tungkol dyan. Pareho pala si Lori De La Torre Basic. Pareho pala sila ng tanong ng misis ko. Ito. Ganun po ba? Oh, si may girlfriend ka na raw ba? At kung sakali, kailan ka daw mag-aasawa? Sabi ni misis. Oh. Ayun nga. Ang sinasabi ko lang muna tungkol dyan, basta ano muna, focus muna sa trabaho. Lalo na sa panahon ngayon. Ito, naniniwala, ito pa yung susunod na tanong natin. Mayor Vico is one of the best and excellent mayors in the Philippines. Ah, reaction pala thank ni you. You thank you, thank you. Marami pang ibang magaling dyan na mayor, pero thank you, thank you. Ako, napaka mapagpakumbaba talaga ito si mayor. Hindi katulad ng isang kakilala ko eh. Kayabang ito pa yung isa, keep up the good work, Mayor Vico. God bless you always. Sana madagdagan ang kagaya mo. Watching from Bahrain, si Vicky, the Superman. Ay, salamat po kay Ma'am Vicky, kayo po mga OFW. Mag-ingat po kayo. Kayong bumubuhay sa ekonomiya natin. Ingat po kayo. Naniniwala ka ba na behind every man's success is a woman? Tanong ng misis ko yan. Yung misis ko. Hindi pa ako makasagot from experience. Mayor, bago lang tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin na ang lolo mo sa talampakan, si dating Senador Vicente Soto, ay isa sa pinakapaborito naming protector na taga-media, yung Soto Law, di ba? Yung yes. R-83, ang batas na nagpoprotekta sa mga mamamahayag kapag ka pinupuwer sa kaming pangalanan yung ating mga sources. Yes, iba talaga ang mga Soto. Ayun, no? Nakilala po yun si Vicente Silio ng Matapang Palaban. Ano ba? Ikaw naman, FOI yung ipinaglalaban, no? Opo, kaya siguro rinsunod din sa legacy ni Vicente Senior yun, ano? Pinag-aralan ko din yung mga nagawa nung ano, very great-grandfather ko yun. Totoo. Mayor, maraming salamat po sa inyo. Baka may mensahe kayo sa mga taga-Pasig at sa mga nanonood sa atin saan man, lalo't hanggang ngayon ay dumadaan po ang ating bayan sa matinding pagsubok. Go ahead po, Mayor. Sa mga manonood po natin, lalong-lalo na sa mga kapwa ko Pasigenyo, dito po tayo, kinakaya natin ng bawat pagsubok, bawat problema. Hindi man nauubos ang pagsubok at problema basta't nagkakaisa tayo at nagtutulungan, sumusunod sa mga health protocols, nag-ingat, doble ingat, malalagpasan at malalagpasan din po natin ng bawat pagsubok na pinagdaraanan natin. Kaya ingat po tayo, kung dati nag-iingat na, doblein, triplein pa natin. Iba tong mga COVID variant ha, kaya ingat po tayo, stay safe, stay healthy, at maraming salamat po sa inyo. Patunying, maraming salamat din po sa inyo. Thank you. Thank you, sir. Mayor, salamat. Thank you. Ingat po kayo. Believe kami sa inyo.
Thank you. Thank you. Stay safe. Apo. Apo, natutuwa tayo dahil napagbigyan tayo ni Mayor Vico Soto. Sa panahon ngayon, naghahanap po tayo ng mga leader o pwedeng maging leader na magdadala sa ating bayan sa mas magandang kalagayan kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan. Hindi po madaling maging opisyal ng gobyerno, lalo na ngayon. Subalit pinasok nila yan eh. Dapat talaga ang nasa kukote na maglilingkod ay paglilingkod at hindi panlalamang o pang-aabuso sa bayan at pagnanakaw sa pera ng bayan. Pinatunayan po ni Mayor Vico na wala yan sa edad, nasa mabuting intensyon. Sabi nga po sa Biblia, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. O paano? Maraming salamat ha. Ang daming nanonood sa atin ngayon ha. Hindi ko mababasa lahat ng mga messages ninyo eh. Hanggang dito na lang mga ka-tune in. Bye! Happy weekend! Woohoo! Teka, sa susunod, sino yung gusto nyong makatapatan natin? Please comment below. Ayun. And don't forget to subscribe. Woohoo! Thank you! Happy weekend! Magsayang na kayo! Gabi na!